Kumusta na kayo mga kapanalig? Ito po si Father Anton, ang Pangulo ng Radyo Veritas 846. Meron po tayong mabuting balita. Ano yon? Ating pong pagagandahin at paigtingin ang ating mga misa na live dito sa Radyo Veritas. Meron po tayong alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng madaling araw. No? At ito po ay buhay na buhay. At kasama po natin ang mga charismatic priest, healers, exorcists, counselors, ng mga pare upang tayo po'y magabayan na lalong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng pagsamba, ang Banal na Eukaristiya. At meron po tayong mga bagong programa. Ang tawag po dyan ay Eucharistic Advocates na kung saan marami po tayong mga special packages tulad ng mga Christ-centered feasts and activities. Meron po tayong Marian feasts and activities. Meron din po tayong mga healing, no, and deliverance liturgical activities. At syempre, ito pong ating traditional na Advent, Christmas, and Lent and Easter programs. Pwede po tayong magpamisa sa mga yan ng buong taon. At syempre, meron pa rin mga special intentions para sa inyong mga special na pangangailangan. Naway, takilikin po natin itong Eucharistic Advocates Program ng Radyo Veritas bilang ating debosyon sa Banal na Eukaristiya. Pagpalain kayo ng Diyos, sipsikliglig ko mga apaw. God bless you more.
Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionaryo ni Maria, at inang dasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapagpapalad, pangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo. O Maria, ang ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpaging dapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong anang-anang sa iyong ina. Siya nawa. Kakapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan at si Sister Lisa Infante ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines. Sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanan, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi araw ng Huwebes, 25 sa buwan ng Abril taong 2024. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapanalig. Tayo po inaanyayahan sa ating Healing Mass sa Veritas sa umagang ito. Pinagdarasal lang inyong kapanalig na himpilan ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Gayun din ang mga panalangin para sa kapayapaan sa mga bansang nakararanas ng digmaan sa anumang panig ng mundo. Sinasama din po natin sa misang ito ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocates, Benefactors at Donors at lahat ng mga kasapi sa ating kapanalig radio community. Ngayon po mga kapanalig ay kapistahan ni San Marcos manunulat ng mabuting balita. Ang ating banal na misa ay pangungunahan ni Reverend Father Vong Turingan. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga ginigilig kong mga kapatid, ating ngayon pinagdiriwang ang banal misang ito ng paghilom. Hindi lamang po sa ating mga pagal na katawan, kundi ating iniaalay ang paghilom ng mga karamdaman, lalong-lalo na sa ating mga kapanalig na nasa banig pa rin ng karamdaman, ang ating may dinudulog na intensyon, mga kahilingan, mga panaghuhoy at mga pang-anyaya para sa ating kapwa na bumalik sa ating Panginoon. Idulog po natin lahat na ito sa ating Healing Mass dito sa Radio Veritas. At ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Marcos, ang manunulat ng mabuting balita kasama ni San Mateo, San Lucas at San Juan. Kaya naman mga kapatid, sa pamamagitan ng pamamatnubay at pagkakaloob ni San Marcos ng kanyang karunungan, halinawa ay makita natin ang imahe ni Kristo sa kanyang panunulat ng kanyang ebanghelyo at makilala natin ang lubusan si Kristong Jesus na tagapagpagaling, tunay na kapagligtas at Panginoon nating lahat. Simulan natin ngayon na may pagsisisi ang ating banal na pagdiriwang upang tayo maging marapat makibahagi. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, akait patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mabababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon.
pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito ang aking tunay na kalooban o ang tunay na kalooban ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak, sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumain niyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoon Jesus Kristo ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala
na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga ginigiliw ko, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sarap ng pakiramdam na marinig natin itong pagpapahayag niya ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang pangako na tutuwangan niya ang kanyang mga alagad sa kanilang ministeryo o misyon na kanyang ibinabahagi sa kanila. Ang paghahayo ni Jesus sa kanyang mga alagad ay nagdulot marahil ng bagong yugto sa buhay nila, bagong katauhan, hango sa bagong ministeryo at misyon na iniatas, itinalaga sa kanila. Mga kapatid, si San Marcos na lamang ang ating pagtuunan ng pansin dito sa ating pagdiriwang ng banal na misa o healing mass sa Veritas. Sino nga ba itong taong ito na nabanggit din sa gawa ng mga apostoles? Sino ba itong Marcos na ito o si San Marcos na masasabi natin na nagbigay ng kahulugan at kaganapan sa paghahayong ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon? Ang Ebanghel ni San Marcos, mga kapatid, ang pinakauna sa mga apat na Ebanghelyo at siya rin ang pinakamaiksi. It may be the first or the earliest and it's also the shortest. Sabi nga ng mga dalubhasa, sa kanya hinango, maging ni San Mateo, San Lucas, San Juan, ang kanilang pagsusulat din at ang kanilang paglalagda ng kanilang sariling ebanghelyo. Basis nila, marahil itong si San Marcos. Hindi dahil maiksi, hindi dahil ito pinakauna, kaya pinahahayag natin ngayon ito. Bagkos ano nga bang nilalaman nito? Maiksi man sa paningin natin at pagbabasa ng kanyang ebanghelyo, nilalaman naman ito ang patungkol sa lahat ng napakahalagang detalye patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At katulad ng ating binasang ebanghelyo, mga kapatid, isa sa pinakamahalagang yugto sa buhay ng mga alagad ni Kristo ay itong pangyayaring ito, ang paghahayo niya sa kanila. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo, mga kapatid, ang isang tao hindi mo mapipigilang magpahayag. Ang isang tao hindi mo mapipigilang magbahagi. Ang isang tao hindi mo mapipigilan ang kanyang bugso ng damdamin, lalo na kung ito ay hango sa isang napakaganda at kahanga-hangang pangyayari. At itong paghahayo ni Kristo sa kanyang mga alagad ang magsisilbing inspirasyon ng kanyang mismong mga alagad upang ipangaral sa buong mundo, sa buong sanlibutan, ang magandang kwento ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang yon. Hindi lang niya inihahayo ang kanyang mga alagad. Nagbigay din at nag-iwan din siya ng kanyang pangako bago siya kumailan lang sa kalangitan kung saan siya dapat naroon. Iniwan niya ang isang pangako at ang sabi niya, sasamahan ko kayo. At ang kanyang pakikilahok sa buhay ng kanyang mga alagad sa kanilang pagbibigay kaganapan sa kanilang misyon ay binigyan niya ng kahulugan sa kanyang pangako. Binigyan niya sila ng kapangyarihan. Magpalayas naman sa mga espiritu. Magpagaling sa mga may sakit. Alam niyo, mga kapatid, isa sa mga kaligayahan ko dito sa ating pakikibahagi sa ating mga programa dito sa Radio Veritas, lalo-lalo sa ating programang Healing Touch, ay itong tinatawag nating pakikilahok natin sa paghilom, no? Dito naman sa ating healing mass, no? Ay yung ating pakikilahok sa pagdulog ng ating mga panalangin para sa ating mga kapanalig na may karamdaman. Ito pala yung sinasabi na isa sa mga kapangyari ipinagkalo sa kanyang mga alagad. Nang mapatungan nila sa bawat pinapatungan ng kanilang mga kamay, ay gumagaling ito at nanunumbalik ang kanilang kalusugan at kagalingan, ito yung tinatawag natin pakikibahagi natin sa pagka-Diyos ni Kristo. Sapagkat ang mga kababalaghang ito o mga magpapagaling nito ay kanyang ginawa at ginampanan upang ipamalas niya sa atin na siya ay nagmula sa Ama at dahil siya ang anak ng Ama. At ngayon naman, ipinapasa niya sa atin, ibinabahagi niya sa atin. Ipinabahagi niya sa kanyang mga alagad sa tuwing pinapatungan nila. Hindi ito karangalan para sa kanila. Ito ay pagpaparangal din nila sa Diyos na nagkaloob sa kanila ng kakayahan na magpagaling. Kapatid, makilahok tayo kung gayon sa gawain ito. Ang pagdiriwang natin sa kabisan ni San Marcos ay paalala din pala sa atin
ng kanyang inilagda at inilimbag na mabuting balita. At isa sa mga mabuting balita sa pagdating ng ating Panginoon ay ang paghango natin, no, sa mensahe ng pagpapagaling o paghilom. O di ba? Sa mula sa kay propeta Isaias pinahayag, no? Darating, no, ang taon o panahon na hinihintay natin. Babangon ang mga may sakit. Ang mga bulag makakikita, ang mga pilay makakalakad. Mga may karamdaman, babangon yan sila sa kalambanig ng karamdaman. Pagpapagaling. Isa sa pangunahing misyon ni Kristo ay ang mapagaling tayo. Bakit? Kasi ayaw niyang naiiwanan tayo. Christ doesn't want us to become immobile, but He wanted us to be mobile so He can send us also. At ito nga'y sinasabi ng ating Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ni San Marcos, ang Ebanghelyo ng mabuting balita. Sapagkat sa kabila ng maiksiman ang kanyang Ebanghelyo, sa kabila man ng ito yung pinakauna, nilalaman naman nito mga kapatid ang isa, marahil ang mga mahalagang pangyayari. At itong Ebanghelyo na pakinggan natin, mahalaga yan. Bakit? Dahil ang pagpapahalaga sa isa buhay ng isang tao at mapagaling ito, yan ang isa sa dahilan kung bakit pumarito ang Panginoon. Ang panumbalikin ng ating kalusugan, ang panumbalikin ng ating sigla, ang manumbalik tayo sa Kanya upang sa gayon, ito yung paraan natin sa ating pagbabalik sa yakap ng Panginoon na tayo naman ngayon, ihahayo niya. Hindi kanya may ihahayo kung may karamdaman ka. Pagagalingin ka muna niya para may ihayo ka niya. At ikaw na nagmula sa isang karamdaman na gumaling, humilom, nagkaroon ng kaganapan, ikaw mismo yung karanasan mo. Yan ang mabuting balita. At ang karanasan mong yan ang magtutulak din sa iyo na pagalingin, hilumin ang iyong kapwa-tao na ginawa naman ng mga apostoles ni Kristo, mga disipulo niya, mga alagad niya. Kaya nga, nakikilala natin sila, hindi lamang dahil inilimbag ito ni San Marcos, kundi dahil mismo siya naranasan niya. Anong naranasan niya? Mabuting balita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Sa bawat pagdalangin natin, mga kapatid, idurog natin at ating sabihin sa Panginoon, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ng pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihan Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista,
Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kailangan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa, o sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay guninain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming butihing obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 aleluya. Puri ng Diyos, amen, aleluya. Amen, 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 aleluya. At sa tagubilin na nagkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob. Sa amin
tukso, patiadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wagang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumayuin. Mga kapatid, magbahaginan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Ginigilig kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Mga minamahal kong mga kapanalig, magkakaroon po tayo ng Misa Nobinaryo na magsisimula sa 29 ng Abril, araw ng Lunes, para sa nalalapit na kapistahan ng Mahal na Birhen ng Veritas sa ganap
Na ikawalo ng Mayo, araw ng Miyerkules, inaanyayahan ang lahat na dumalo sa ating Healing Mass dito sa ating Veritas Chapel sa 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Halina't mag-alay ng mga pamisa at maging Veritas Eucharistic Advocate. Tumawag lamang po sa mga numerong 8925-7931, Local 129, 131 at 137. O mag-text lamang po sa numerong 0977-620-9460 or 0917-631-4589. Hanapin lamang po sina Miss Renee Jose at si Miss Ali Nahe. Muli po, sama-sama po tayong makibahagi sa Misa Nobenaryo ito para sa karangalan ng kapistahan ng Mara Birhen ng Veritas. Maraming maraming salamat po at sumayin niyo po ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang liwanag at karunungan ni Kristo, humayon na po tayong lahat, ipangaral natin ang mabuting balita. Salamat sa Diyos. Minamahal ko mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ay nagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa kanilang sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Gayun din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may ipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at Butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng mga pangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Amen. Tumergo sacramentum veneremur cernuis et antiquum documentum novo cedari tui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti ab untrum
comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de celo prestitis tieis. Omnem electamentum in se habentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribui quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, et redemptionis tui fructum in nobis jeter sendiamus, ubi vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Kapanalig, pinasasalamatan po natin si Reverend Father Vong Turingan sa kanyang pamumuno sa pagdiriwang ng Healing Mass at Banal na Oras. Gayon din ay pinasasalamatan natin ang mga kasama natin naglingkod sa umaga na ito na si Brother Mark. Pinasasalamatan din po natin ang Veritas Technical Team, ang Social Communications Team at ang Religious Department sa pamumuno ni Binibining Rene Jose, Ali Nahe, Jeffrey Austria at Homer Viray. At sa inyo po mga kapanalig, kami po ito sa pusong nagpapasalamat at patuloy na nag-aanyaya na makinig sa ating kapanalig na himpilan at manood sa Sky Cable Channel 211, maging sa ating Facebook at YouTube live broadcast. Abangan din po natin ang misa mamayang alas 6 ng umaga na pangungunahan ni Reverend Father Robert Luz, CJM. At antabayan na po natin at susunod na po ang Healing Touch.
Sa ngala po ng Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Denver Martin na bumabati ng magandang umaga at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig. Come to the table.